2, yung kanilang wedding scene doon sa lalabas na ng pelikula, When I Met You. Alam mo, umiyak talaga ako kasi sabi ko, paano mo bang ginagawa yun? Wala ka naman sinasabi. Hindi tayo intindihan kung lahat na sinasabi mo. Ang sarap ng ganun eh. You were in Tokyo when you shot? Kasi ano eh, kasi ang OY is involved doon sa pelikula na yun. Dahil tungkol sa OFW yun eh. So, nanonood ako, amazed ako sa work sa isang artist eh, ng isang aktor. Kasi ito ang problema ko sa nakikita ko sarili ko. Yung nasa isip ko, hindi naman lumalabas sa mukha ko eh. So, hindi ba tinuro yan sa workshop ni Maluti Guzman? kailangan mag-ano eh. O baka ako lang, baka ako lang nag-iisip doon. Pero yun nga, nung pinanonood ko si Boyet at saka si Vilma Santos, yung sa wedding scene nila, wala naman daya doon. Amazed, amazed ka. Wala naman daya doon. And then lahat kami, we were all carried away. Yeah, we were all carried away, all were teary-eyed. Kasi ang ganda-ganda ng kwento na yun eh. Ay, maganda yung ano, ganda yung storyline nun. Eh, kanakasal sila. Ay, walang dialogue. Pang film fest yata. Oo. Eh, ikaw nga, sige nga, ikwento mo sa akin, hindi ka magsasalita. Vilma Santos eh, Christopher De Leon. So, last na, sir. Bali, nasa government na po kayo. Updated pa po ba kayo kung ano mga nangyayari sa showbiz? Like, kung sino mga love team ngayon na sikat, ganyan. Akala ko na rin mo si Aura eh. si Aura lang ang nakabutang umuli. Pero aware po kayo. Pero parang wala ng love teams ngayon. Meron ba love teams? Parang hindi na uso meron dati, parang hindi na sila humahanga. Parang ngayon palagay ko, ang hinahangaan nila kung marami kang followers. For whatever. Oo. So, ano payo mo kay Aura? Picture tayo. Ano payo mo kay Aura? Actually, wala akong issue. Alam mo, ako, wala akong masyadong iniisip tungkol sa kung ano aking sentiments kay Aura. Ang mas may issue ako doon sa sinabi nung ayon sa police. Dahil ano? Na hindi naman mga ibang netizens, hindi maintindihan yung sinasabi ko, mga gagagaga. Intindihin nyo muna kung ano yung tinatamaan. Kasi tinatanong siya ni Senator Tulfo, bakit naging agresibo si Aura? Ang sagot niya, kasi gay siya. Alam nyo naman, Senator, Aura is gay. Abay, eh, pag gano'n ang statement mo, sinama mo na yung pati nananahimik ng mga bakla. Alam ka nun, ako gaya ko. So, pag nakakita ko ng lalaki, mag-aging agresibo ko, gusto ko makita ang katawan niya. Yun lang, ano rin eh, dapat rin kasi yung iba natin kasama sa government, we must be very, very careful pag naglalabas ka ng mga gano'ng statement. Kasi, I know he was talking about Aura, but then when you say na, yun, alam nyo naman, Senator, Aura is gay. So therefore, parang corollary, dahil gay siya, agresibo siya makakita ng lalaki. General analysis. Diba, hindi ang sabihin mo, ang dapat mong sabihin lang, titignan ho natin, yun naman, dumadaan sa masusing pag-iimbestiga, at para humalaman natin kung bakit ho siya naging agresibo. Yung nag-sweeping generalization ka, agresibo siya kasi siya ay gay. Abay, papalag talaga lahat ng ano yun. Hindi, yun lang. Yun lang issue ko. Hindi, kung ano yung mangyayari kay Aura, the justice system will answer for all the details. Okay. Picture tayo. Picture tayo. Thank you po.